Dising layo pero sing ganda tulad ng sa Cordillera. Tara na sa Sea of Clouds na 30 minutes away from Metro Manila. Unti-unti nang nagpaparamdam ang tag-init. Wow! It's the best time to make travel memories. Ang iba na nga, dumarayo pa sa malayo para sa inaasam na fresh air na may view pa ng Sea of Clouds. Pero yung iba, sa dami ng taong nakasabay, ganito na ang kinalabasan. Sea of Clouds! Okay, mga private, gagawa tayo ng 500 push-ups and may clear, ha? Huh? Yes, kuya! Ang social media personality at Gen Z lakwatsero na si Aaron Maniego. Let's go! Game na raw maglamierda. At ang good news pa niyang dala, may alam daw siyang destinasyon kung gusto niyong ma-achieve ang Sea of Clouds minus the crowd. Isa naman yan! Kapuso, kung hanap ninyo ang nature trip with fun and exciting activities na malapit lang sa metro, eto ang good news para sa inyo. Let the adventure begin dito sa probinsya ng Rizal! Umpisahan natin ang gala sa isang resort and restaurant na ito sa bayan ng San Mateo, kung saan ang mga ulap abot kamay na. Pinupuntahan po talaga dito sa Casa Peregrine Resort and Restaurant ay ang Sea of Clouds. Yakap na yakap po kasi siya talaga ng clouds, yung buong mountain na yan. You heard it right, mga kapuso! Hindi niyo na kailangang lumayo pa dahil kapag sinwerte at inyong maabutan, hindi Sea of Clouds ang bubungad, kundi Sea of Clouds! Ang tanong, magpakita kaya kay Aaron ang breathtaking view? Yan ang ating aalamin! Ang Sea of Clouds minus the crowd, kayang-kaya raw ma-achieve 30 minutes away from the metro. Yan ang sinadya ng social media personality na si Aaron Maniego. Ano kayang maabutan niya? Ah? Nako, mga kapuso, hindi po nagpakita yung Sea of Clouds, ginost po tayo. Ganun pa man, ano po, tingnan niyo naman yung view dito, di ba? Napakaganda pa rin regardless. Makikita po ninyo yung kasasunrise pa lang, tapos the light is gently, you know, reflecting towards the earth. Wow! Ang tip nila sa mga bibisita, isakto ang inyong punta. Kapag may panakanakang pag-ambon sa kalangitan, dito raw kasi pinakamaganda ang kanilang Sea of Clouds. Naging mailap man ang Sea of Clouds ngayong araw, heaven pa rin ang pakiramdam. Sa mismong view deck, bubungad sa'yo ang 360-degree view ng bulubunduki ng Sierra Madre. Ang nagustuhan ko pa po dito, mga kapuso, is that napaka-instagrammable po ng lugar na to. Kung makikita nyo, meron silang mga iba't ibang picture spots sa lugar na to. Dito sa San Mateo, hindi ka lang magmamasid ng magandang tanawin. Mapapasabak ka rin sa rope course activities. Unahin muna natin ang giant swing. Tinatakot po ako. Kuya John Ray naman, oh. Porket pogi ka. Chill-chill lang sa simula habang iniuugoy ang swing. Pero nang tumataas na, eto, at parang may iwan na sa ere ang puso ni Aaron. May taas na 10 meters ang swing na ito, kaya siguradong ikay mapapasigaw galore. Tama na ba, kuya? Tama na to! Kuntik na! Kuntik na! Oh, saya. Mahirap kumita. Kalma lang, Aaron, dahil sa susunod mong activity, siguradong tatagaktak ang pawis mo. Hindi sa pagod, ha? Kundi sa kaba. Nakita nyo ba yung mga kapuso?
Oh, nakita niyo pala eh. Oh, this is the good news! Yun po yung tatry po natin gawin. Pagdasalan niyo na lang po ako. Let's get it on! Oh, andali lang, no? Wow! Mama! Ah! Pero bukod sa akyatan at saya, ang talagang masusubok daw rito, ang lakas at balanse ng isang tao. Sa halagang 50 pesos lang, ma-enjoy mo na ang calming ambiance ng resort na ito. 30 pesos naman para sa mga batang nasa 4 to 9 years old. Ayoko tumigit sa baba! Pero kung gusto nyong itodo ang adventure, 100 pesos lang kada activity. Ano to, Spider-Man? At 250 pesos naman para sa full course. Napaka-chill lang po dito, mga kapuso. Imbes na mapapa-thank you, Lord, makikita ko po si Lord. In all honesty, in-enjoy ko po talaga. Kahit mukhang sumisigaw ako, nakaka-exhilarate po kasi. Kaya, it was a good experience. Hindi pa game over ang lamierda sa Rizal, ha? Dahil papunta pa lang tayo sa exciting part. Pagkatapos mapagod sa extreme activities, siguradong hahatakin ang inyong mga paa sa swimming pool, saan pa? Talon na sa tubig ng Tanay, Rizal! Binuksan ko ito mga 6 years ago para lang mabigyan ng hanap buhay ang community. Meron yung inano natin sa kanila yung paano mahalin ang kalikasan. Itong swimming pool, ang tubig nito is mineral water. Nakapalibot ang mga halaman sa swimming pool, pati na rin ang view ng Sierra Madre. Yung swimming pool nila dito, sobrang perfect way to end the day, I think. Napaka-presko lang talaga. Mula sa napakagandang resort na ito, walking distance na ang ilog na pinakamalinis daw sa buong Region 4A. Ayan mga kapuso, after 5 to 10 minutes of walking, nandito na po tayo sa Daraitan River. Ang refreshing at malamig na tubig nito nagmumula pa sa bulubunduki ng Sierra Madre. Perfect pang cool down ngayong tag-init. Sobrang lamig, sobrang fresh ng tubig. And I've never seen a river that clear. Harap! 4,000 ang babayaran for overnight stay sa resort. Pero ang good news, mula rito sa resort, libre na papunta sa Daraitan River. Kung didiretso naman sa ilog ng walang accommodation, pwede pa rin. 20 pesos ang kailangan nyong bayaran para sa environmental fee. Kaya kung ramdam nyo na ang tag-init at feel ng maglakwatsa at magpakasaya, kulaya na ang drawing at Gina sa probinsya ng Rizal.